Ang mga gawa ng mga apostol. Unang kabanata. Mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, pinagbilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya ay talagang buhay. Sa loob ng 40 araw, siya ay nakita nila at nagturo sa kanila ng tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ngayon ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yon. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan. Pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay niakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, walong ano-ano'y dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila. Kayong mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita niyong pag-akyat niya. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago ang anak ni Alfeo, si Simong Makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin kasama ang mga babae at si Maria ang ina ni Jesus. Gayun din ang mga kapatid ni Jesus. Makalipas ang ilang araw, nang nagkakatipon ang may 120 kapatid, tumindig sa harap nila si Pedro at nagsalita, mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas ay isa sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Ang kabayaran sa kanyang pagkataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Nabalita iyon sa buong Jerusalem, kaya nga't ang lupang iyon ay tinawag na Akeldama sa kanilang wika, na ang ibig sabihin ay bukid ng dugo. Sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan, at huwag nang tirhan ninuman. Nasusulat din, ibigay sa iba ang kanyang tungkulin. Kaya't dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang siya'y isa sa mga kasakasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Jesus mula ng bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya'y iniakyat sa langit. Pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas at kilala rin sa pangalang Husto. Pagkatapos, sila'y nanalangin. Panginoon, alam ninyo kung anong nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikda ni Judas nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili. Kaya't siya ang nadagdag sa 11 apostol. Ikalawang kabanata.
Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika, ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkabangha at pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita ng ating wika? Tayo yung mga taga-Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, at Kapadosia, Ponto at Asia. Meron pa sa ating taga-Frigia at Panfilia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Sirene at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na naakit sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Kreta at Arabia rin. Paano sila nakakapagsalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos?" Hindi nila lubos ang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtatanungan sila, "Ano ang ibig sabihin ito?" Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, "Mga lasing lang yan!" Kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas, "Mga taga-Hudea at kayong lahat ng mga panauhin sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lamang ng umaga ngayon, ang nakikita ninyo'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae. At ipapahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at mga kababalagan sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim. Ang buwan ay pupulang gaya ng dugo bago sumapit ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sa panahong yon, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ngunit ang taong ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at hinango sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi siya maaaring matalo nito. Gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya, "Nakikita kong laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y lagi kong kaagapay, kaya't hindi ako matitinag. Dahil dito, ako'y umawit sa tuwa at ako'y mabubuhay ng may pag-asa. Sapagkat hindi mo ako pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal na lingkod.
itinuro mo sa akin ang mga landas ng buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing. At naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang lahi. Kaya't ang muling pagkabuhay ng Kristo ang nakita at ipinahayag ni David ng kanyang sabing, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi tinulot na mabulok ang kanyang katawan. Si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa lubusan kong pasukuin sa iyo ang iyong mga kaaway. Kaya dapat malaman ang buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ang ating Panginoong Diyos. Marami pang inilhad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kahit ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay, at sa pananalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, nagsasalo-salo sa kanilang mga tahanan at kumakaing masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas niya. Ikatlong kabanata. Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Alas 3 ng hapon noon, ang oras ng panalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa ng isilang. Dinadala siya sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo.
na hindi lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Paluksos siyang tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo ang kasama nila na naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ito ng lahat. At nang makilala nilang siya ang kulubing dati nakaupong namamalimos sa pinto ang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Nakahawak pa siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portico ni Solomon. Nang patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Kaya't sinabi ni Pedro sa mga tao, "Mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitignan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Pinarangalan ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac, at Jacob ang kanyang lingkod na si Jesus na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato. Gayong ipinasya na ni Pilatong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ang isang mamamatay tao. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa pangyayaring iyon. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. Mga kapatid, alam kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magtiis ng hirap. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. At nang sa gayon ay sumapit na ang panahon ng kapahingahan mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sapagkat sinabi ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili mula sa inyong lahi ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Ang sino mang hindi sumunod sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Ang lahat ng propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya ay nagpahayag din tungkol sa panahong iyon. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. At kasama kayo sa tipan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya't matapos buhay ng Diyos ang kanyang lingkod, sa inyo siya unang sinugo upang pagpalain kayo sa pamamagitan ng pagtalikod ninyo sa inyong masasamang pamumuhay. Ika-apat na kabanata. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapangaral nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. At iyon daw ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga tagapanguna ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan.
Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o sa kanino pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, "Mga tagapanguna at pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito, at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Hesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas." Nagtaka ang buong Sanhedrin sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ni na Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Kaya't pinalabas muna ng Sanhedrin ang dalawa at saka sila nag-usap. "Anong gagawin natin sa mga taong ito?" tanong nila. "Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila. Hindi natin ito makakaila. Paksabihin na lamang natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol kay Jesus upang huwag nang mabalita ang pangyayaring ito." Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag na magsasalita o magtuturo pang muli tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos? Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig." Wala silang makitang paraan upang parusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya't binalaan nila ang dalawa ng lalo pang mahigpit at saka pinalaya. Ang lalaking pinagaling ay mahigit ng 40 taong gulang. Nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos ng ganito, "Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nilalaman nito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo, 'Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Naghahandang makibaka ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kaniyang hinirang. Nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at ang buong Israel, laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinirang. Nagkatipon sila kaya't naisa katuparan ng mga dapat mangyari ayon sa itinakda ninyo noon pang una. At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na maipangaral ang inyong salita ng buong tapang. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling. At loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala." Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng sumasampalataya. At di itinuturing ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat.
Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagkapala sa kanilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kani-kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay dinadala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ganon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre na tinawag ng mga apostol na Bernabe na ang ibig sabihin matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ikalimang kabanata. Mayroon namang mag-asawa na nagbenta rin ng lupa. Ananias ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan, kundi palihim na nagtabi ng para sa sarili. At ito'y alam ng kanyang asawa. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilan? Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos! Nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ng bangkay, at inilibing. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro. Sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuuang halagang pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? Oo, yan lamang. Sagot ng babae. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa. At ikaw naman ngayon ang isusunod. Noon din nabuwal si Safira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya kaya't inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Sinidla ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Maraming himalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Sa portico ni Solomon, nagtitipon ang mga mananampalataya. Ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya kahit na humahanga ang mga ito sa kanila. Samantala, paramiin ang parami ang mga lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinadala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilalagay sa mga papag at baning upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. Dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinapahirapan ng masasamang espiritu at gumaling silang lahat. Nainggit sa mga apostol ang pinakapunong pari at ang mga kasamahan niyang saduseo, kaya't kumilos sila. Dinakit nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, pumunta kayo sa templo at ipahayag sa tao ang buong mensahe tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Kaya nang mag-uumaga na, pumasok sa templo ang mga apostol at nagturo sa mga tao. Nagtipo naman ang pinakapunong pari at ang kanyang mga kasamahan at tumawag ng pangkalahatang pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit ang mga ito ay wala na nang dumating doon ang mga kawal kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at nagulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang pintuan ng bilangguan at nakatayo roon ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong pari at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. Hindi nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Siya namang pagdating ng isang taong ganito ang sabi, ang mga lalaking ipinakulong niyo'y naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't pumunta sa templo ang kapitan kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi sila gumamit ng dahas sa pangambang baka sila pagbabatuhin ng mga tao.
Iniharap nila sa Sanhedrin ang mga apostol at siniyasat sila ng pinakapunong pari. Sinabi niya, "Hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng Jesus na yan? Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong turo at ibig pa ninyo kaming papanagutin sa dugo ng taong yan." Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, "Sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya'y inyong ipapako sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan at nang sa gayon ay magkamit ng kapatawaran. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya." Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ngunit tumindig ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang pareseyong guro ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol at pagkatapos ay nagsalita, "Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ninyo sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal mula nang lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mga tauhan at nauwi sa wala ang kanilang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga-Galilea noong panahon ng pagpapatala ng mga mamamayan at nakaakit din ito ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay din ang mga tagasunod niya. Kaya't ganito ang payo ko. Huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang mawawala. Ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahahadlangan at lilitaw pang kayo'y lumalaban sa Diyos." Sinunod nga nila ang payo ni Gamaliel. Pinapasok nilang muli ang mga apostol, at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ay saka pinalaya. Nilisan ng mga apostol ang Sanhedrin at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang kay Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ika-anim na kabanata. Patuloy ang pagdami ng mga sumasampalataya at dumating ang panahong nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga biyuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kinikilalang mabubuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon namin sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga-Antioquia, isang hintil na nahikayat sa pananampalataya ng mga Hudyo. Nang iharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang mga sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa mga paring Hudyo ay marami ring sumampalataya. Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan. Kaya't nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Minsan, nakipagtalo sa kanya ang ilang kasabi ng sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, Alejandria, Cilicia at Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magpatotoo laban sa kanya ng ganito.
narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayon, naudyo kanilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay sinunggaban nila at dinala sa Sanhedrin. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi nila, ang taong ito ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo raw ay gigibain nitong si Jesus na taga Nazareth at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Pinagmasdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin si Esteban at nakita nila na ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel. Ikapitong Kabanata. Si Esteban ay tinanong ng pinakapunong pare, totoo ba ang lahat ng ito? Sumagot si Esteban, mga kapatid at mga magulang, pakinggan niyong sasabihin ko. Ang dakil at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang siya ay nasa Mesopotamia pa bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya ng Diyos, iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anakan at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Kaya't umalis siya sa lupain ng mga Kaldeyo at nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, siya'y pinalipat ng Diyos sa lupain ito na inyong tinitiran ngayon. Gayunman, hindi pa siya binigyan dito ng Diyos ng kahit nakapirasong lupa. Ngunit ipinangako sa kanya na ang lupain ito ay magiging kanya at salipi niya kahit na wala pa siyang anak noon. Ganitong sinabi sa kanya ng Diyos, makikitira sa ibang lupain ang iyong lipi. Aalipinin sila roon at pahihirapan sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan kong bansang aalipin sa kanila. Aalis sila roon at sasamba sa akin sa lugar na ito. At iniutos ng Diyos kay Abraham ang pagtutuli bilang tanda ng kanilang kasunduan. Kaya't nang isilang si Isaac, tinuli niya ito sa 8th araw. Ganoon din ang ginawa ni Isaac sa anak niyang si Jacob. At ginawa naman ni Jacob sa 12 niyang anak na lalaki na siyang naging mga ama ng 12 lipi. Nainggit kay Jose ang kanyang mga kapatid na lalaki. Kaya't siya'y ipinagbili nilang alipin sa Ehipto. Ngunit kasama niya ang Diyos at hinango siya ng Diyos sa lahat ng kanyang kahirapan. Pinagpala siya ng Diyos at pinagkalooban ng karunungan nang humarap siya sa Faraon, ang hari ng Ehipto. Siya'y ginawa nitong gobernador ng Ehipto at tagapamahala ng buong sambayana ng hari. Nagkaroon ng tagutom at matinding paghihirap sa buong Ehipto at Kanaan. Maging ang ating mga ninuno ay walang makuna ng pagkain. Kaya't nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, pinapunta niya roon ang ating mga ninuno. Sa 2nd pagpunta nila, nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid at nalaman naman ng Faraon ang tungkol sa kanyang pamilya. Dahil dito'y ipinasundo ni Jose si Jacob at ang buong pamilya nito. 75 katao silang lahat. Pumunta nga si Jacob sa Ehipto at doon siya namatay. Gayun din ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga labi ay dinala sa Sikhem at inilagay sa liping ang binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor. Maraming-marami na ang mga Israelita sa Ehipto nang sumapit ang panahon para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Si Jose naman ay hindi nakilala ng hari ng Ehipto ng panahong yon. Dinaya ng hari ang ating ninuno at pinahirapan at iniutos niya sa ating mga ninuno na itapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Noon ipinanganak si Moises, isang batang kinalulugdan ng Diyos. 3 buwan siyang inalagaan sa kanilang tahanan. At nang siya'y itapon, inampun siya ng anak na babae ng Faraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya ng lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. Nang si Moises ay 40 taon na, nagpasya siyang dalawin ang kanyang mga kababayang Israelita upang tingnan ang kanilang kalagayan.
nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila. Kaya't ipinagtanggol niya ito at napatay niyang Ehipsyong yon. Akala ni Moises ay maunawaan ng kanyang mga kababayan na sila ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya. Ngunit hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, may nakita siyang dalawang Israelitang nag-aaway at sinikap niyang sila'y pagkasunduin. Mga kaibigan, sabi niya, pareho kayong Israelita. Bakit kayo nag-aaway? Subalit tinabig siya ng lalaking nananakit at pinagsabihan ng ganito, sinong naglagay sa iyo upang mamahal at humatol sa amin? Ibig mo din ba akong patayin gaya ng ginawa mo kahapon doon sa Ehipsyo? Nang marinig ito ni Moises, siya'y tumakas at nanirahan sa lupain ng Madian. Nag-asawa siya roon at nagkaanak ng dalawang lalaki. Makalipas ang 40 taon, samantalang si Moises ay nasa ilang na di kalayuan sa bundok ng Sinai, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy. Namangha si Moises sa kanyang nakita at nang lapitan niya ito upang tingnang mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos na Abraham, Isaak at Jacob. Nanginig sa takot si Moises at hindi makatingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na lugar ang kinaroroonan mo. Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika't isusugo kita sa Ehipto. Itinakwil nila si Moises ng kanilang sabihin, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Ngunit ang Moises ding yon ang sinugo ng Diyos upang mamuno at magligtas sa kanila. Sa tulong ng anghel na nagpakita sa kanya sa mababang punong kahoy, sila ay hinango niya sa kanilang kahirapan sa pamamagitan ng mga himalang ginawa niya sa Ehipto, sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng 40 taon. Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, pipili ang Diyos ng isa sa inyo upang gawing propetang tulad ko. Siya ang kasama ng mga Israelita sa ilang. Siya ang nakipag-usap sa anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok ng Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Ngunit hindi siya sinunod ng ating mga ninuno. Sa halip, siya'y kanilang itinakwil at mas gusto pa nilang magbalik sa Ehipto. Sinabi pa nila kay Aaron, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat hindi namin alam kung napaano na ang Moises na yan na naglabas sa amin sa lupain ng Ehipto. At gumawa nga sila ng isang Diyos-Diyosang kahawig ng baka. Nag-alay sila ng handog at ipinagpistak ang Diyos-Diyos ang hinugis ng kanilang kamay. Dahil dyan, itinakwil sila ng Diyos at binayaang sumamba sa mga di mabilang na mga bituin sa langit. Ayon sa nakasulat sa aklat ng mga propeta, bayang Israel, hindi akong tunay na hinandugan ninyo ng mga alay at mga hayop na pinatay sa loob ng 40 taong kayo'y nasa ilang. Sa halip, ang inyong daladala ay tolda ni Moloch at ang ribulto ni Renfan, ang inyong diyus-diyusan ng bituin. Mga ribultong ginawa ninyo upang sambahin. Kaya't itatapon ko kayo sa kabila pa ng Babilonya. Kasama ng ating mga ninuno sa ilang, ang toldang tipanan na ipinagawa ng Diyos kay Moises ayon sa huwarang ipinakita sa kanya. Minanay ito ng kanilang mga anak at dinaladala habang sinasakop nila ang lupain ng mga bansang ipinalupig sa kanila ng Diyos sa paunguna ni Josue. Ito'y nanatili roon hanggang sa kapanahunan ni David. Kinalugdan ng Diyos si David at humingi ito ng pahintulot na magtayo ng tahanan para sa Diyos ng Israel. Ngunit si Solomon na ang nagtayo ng tahanan yon.
Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Sabi nga ng propeta, ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ay tuntungan ng aking mga paa. Ano pang bahay ang itatayo ninyo para sa akin? O lugar na pagpapahingahan ko? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? Napakatigas ng ulo ninyo. Ayaw ninyong magbago ng inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan mula sa Diyos. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, yun din ang ginagawa ninyo ngayon. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propetang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpapahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na inyo namang pinagtaksilan at ipinapatay. Tinanggap ninyo ang kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ngunit hindi naman ninyo ito sinusunod. Nagalit kay Esteban ang buong Sanhedrin nang marinig iyon at nagingit sila laban sa kanya. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan nito. Kaya't sinabi niya, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinalagkad palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nangangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang papanagutin sa kasalanang ito! At pagkasabi nito, siya'y namatay. Ikawalong Kabanata. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulong wasakin ang iglesia. Pinapasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang kinakaladkat at ibinibilanggo, maging lalaki man o babae. Ang mga mananampalataya ay nakarating sa iba't ibang lugar. At saan man sila mapunta ay pinapangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nang mapakinggan ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginagawa niya, inisip nilang mabuti ang kanyang sinasabi. Ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong sinasaniban nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming mga lumpo at pilayang napagaling kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Do'y may isang lalaking ang pangalan ay Simon. Noong una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan sa Salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya'y may taglay na kapangyarihan. At pinapakinggan naman siya ng lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila. Ang lalaking ito ang tinatawag na dakilang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos! Sabi nila, mahabang panahon ding sila'y pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang Salamangka. Kaya siya'y patuloy na pinapakinggan nila. Ngunit ang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin at ang mabautismohan ay patuloy na sumama kay Felipe. Humanga siya nang makita niya ang mga himala. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismohan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon na ang Espiritu'y ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Kaya't inilok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan niyo ko ng kapangyarihang ito upang ang sinamang patungan ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo. Sabi niya. Sinagot siya ni Pedro. Mapapahama ka! Ikaw at ang iyong salapi! Sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito. Sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin ka niya sa masama mong hangarin. Sapagkat nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan. Idalangin niyo ko sa Panginoon. Sabi ni Simon. Para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi niyo. Bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon sa lungsod ng Samaria. At ipinangaral nila ang magandang balita tungkol kay Kristo sa maraming nayon ng Samaria na kanilang dinaanan. Pagkatapos, si Felipe naman ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa tibog sa daang mula sa Jerusalem, papuntang Gaza. Hindi na iyon dinadaanan ngayon. Pumunta nga doon si Felipe at dumating naman ang isang pinunong taga-Ethiopia na ingat yaman ng Candace o reyna ng Ethiopia. Galing siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Pauwi na siya noon, nakasakay sa kanyang karuahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon. Utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, Nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman ito, Paano kung mauunawan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karuahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong hindi nag-iingay ang tupang dinadala sa katayan o ang korderong ginugupitan, ngayon din siya. Hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya ay hinamag at pinagkaitan ng katarungan. Walang may tatala tungkol sa kanyang mga lahi, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin. Sabi ng pinuno kay Felipe, Sino ba ang tinitukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Simula sa kasulatang ito, ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito? Sabi ng pinuno. Ako ba ay hindi pa maaaring bautismahan? Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Namalaya na lamang ni Felipe na siya ay nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Caesarea. Ikasyam na kabanata. Samantala, patuloy ang pagsisikap ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino mang matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon, maging lalaki o babae at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo! Saulo! Bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon?
tanong niya, "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig." Tugon sa kanya, "Tumindig ka at pumasok sa lungsod, at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Natigilan ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makita ng sasalita. Tumindig si Saulo at nang dumilat, hindi na siya makakita. Kaya siya inakay ng mga kasama niya hanggang sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi siya kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. "Ananias!" "Ano yon, Panginoon?" Tugon niya, "Pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo." Sabi ng Panginoon, "Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakitang muli." Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na nagbalita sa akin tungkol sa taong ito at tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka roon, sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga Hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Ipapaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi niya, "Kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo." Noon di may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siyang muli. Tumindig siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Si Saulo ay ilang araw nakasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat nang nakarinig sa kanya. "Hindi ba siya ang dating umuusig sa mga sumasamba kay Jesus sa Jerusalem?" Tanong nila. "Hindi ba't naparito siya upang sila'y dakpin at dalhing nakagapo sa mga punong pari?" Ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangangaral at nalito ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay na si Jesus ay siyang Kristo. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa mga Hudyo na patayin si Saulo. Araw at gabi ay inaabangan nila si Saulo sa mga pintuang bayan para patayin. Ngunit nalaman niya ito. Kaya't isang gabi, inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang tiklis at inihugo sa kabila ng pader. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang sumama sa mga alagad doon. Ngunit sila'y takot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit, isinama siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang siya'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin itong si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa ngalan ni Jesus. Kaya mula noon, si Saulo'y kasakasama nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa ngalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya tinangka nilang patayin siya. Nalaman ito ng mga kapatid kaya't inihatid nila si Saulo sa Caesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nangangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, "Eneas, pinagagaling ka ni Jesucristo
Tumayok at iligpit mo ang iyong higaan. At agad siyang tumayo. Nakita siya ng lahat na naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hope naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabitha. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin, usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nang malinisan na ang kanyang bangkay, siya ay ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Hope ang Lida. Kahit nang mabalitaan ng mga alagad na nasa Lida si Pedro, isinugo nila ang dalawang lalaki upang siya ay pakiusapang pumunta agad sa Hope. Sumama naman sa kanila si Pedro, at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda, umiiyak sila at ipinapakita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabitha, bumangon ka. Dumilat si Tabitha at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga mananampalataya at ang mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito'y nabalita sa buong Hope kaya't marami ang sumampalatay sa Panginoon. Matagal-tagal ding nanatili si Pedro sa Hope. Sa bahay ni Simong, mangungulti ng balat ng hayop. Ikasampung Kabanata. Sa Cesarea ay may isang lalaking nangangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya at ang buo niyang pamilya ay kumikilala at sumasamba sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, nang bandang alas tres ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag. Cornelio! Tumingin siya at takot na nagtanong. Ano po yun? Sumagot ang anghel. Kinalulugda ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang pagtulong mo sa mahihirap. Magsugod ngayon din ang ilang tao sa Hope upang sunduin ang isang taong nagangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simong mangungulti ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng dalawang utusan at isang kawal na may takot sa Diyos. Isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos ay pinapunta sa Hope. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Hope ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon. Siya'y nagutom at ibig niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa apat na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig. Pedro, tumindig ka. Magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, Hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailanmay hindi ako kumain ng anumang marumi. Muli niyang narinig ang tinig. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na iyon. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman sa lungsod ang mga sinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at pagdating doon ay tumawag sila sa may pintuan. Itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, May tatlong lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Manawag ka't huwag mag-atubiling sumama sa kanila, sapagkat ako ang nagsugo sa kanila. Nanawag nga si Pedro at sinabi sa mga tao, Ako ang hinahanap ninyo. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Kami pinapunta dito ni Kapitan Cornelio. Tugon nila.
Siya isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang sasabihin ninyo. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, siya'y sumama sa kanila, gayundin ang ilang kapatid na taga Joppe. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea. Doon ay naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro. Nagpatira pa sa harap niya at sinamba siya. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumayo kayo. Ako'y tao rin tulad ninyo." Patuloy silang nag-uusap habang kumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong natitipon doon. Sinabi niya, "Alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makisama o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit, ipinakita sa akin ng Diyos na wala akong dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Ibig kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo." Sumagot si Cornelio, "May 4 na ngayon ang nakalilipas. Bandang 3 din ang hapon, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. Sinabi niya, 'Cornelio, dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin at kinalulugdan niya ang pagtulong mo sa mahihirap. Ipasundo mo sa Joppe si Simon na tinatawag na Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simong mangungulti ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya't kaagad akong nagsubo sa inyo ng ilang tao. At salamat naman at kayo'y pumarito. Ngayon ay natitipon kami sa harap ng Diyos upang makinig sa anumang ipinasasabi ng Panginoon." At nagsalita si Pedro, "Ngayon ko lubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga saan mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo na Siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea. Pagkatapos na si Juan ay mangaral at magbautismo, si Jesus na taga Nazaret ay napuspos ng Espiritu Santo at binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinapahirapan ng Diablo, sapagkat nasa Kanya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Sa kabila ng lahat, siya'y pinatay nila at ipinako sa krus. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa 3 at nagpakita sa mga tao. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin, na noon pang unay pinili na ng Diyos upang maging mga saksi. Kumain kami at uminom na kasama niya. Pagkatapos na siya'y muling mabuhay, inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinilaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang Espiritu Santo ay pinagkaloob din sa mga Hentil. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita ng kakaibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismuhan sila sa tubig?" At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos,
hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. Ikalabing isang kabanata. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudeya na may mga hentil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Kaya't nang si Pedro'y pumunta sa Jerusalem, tinuligsa siya ng mga kapatid na masugid sa pagsunod sa kautusan. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga hentil at nakisalo pa sa kanila? Tanong nila. Kaya't isinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Ako'y nasa lungsod ng Hope at nananalangin nang magkaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit ay ibinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop. Lumalakad at gumagapang sa lupa, mababangis at mga lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-utos. Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Subalit, sumagot ako, hindi ko magagawa yan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang pagkain marumi. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari yon, at pagkatapos ay hinila na pataas sa langit ang lahat ng yon. Nang sandali ring yon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin buhat sa sesarya. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Hope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang mga kinakailangan upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng ginawa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismoan kayo ng Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin noong tayo'y manalig sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hintil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinapangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral din sa mga Griego tungkol sa Panginoong Hesus. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoong Hesus. Nang mabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, ay sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nahikayat na sumunod sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon na kasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Nang panahong iyon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Tumindig ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo at sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong daigdig. Nangyari nga iyon noong kapanahunan ni Emperador Claudio.
Napagpasiyahan ng mga mananampalataya na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea, ayon sa kaya ng bawat isa. Ganoon nga ang ginawa nila. Ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga namumuno sa iglesia sa pamamagitan ni na Bernabe at Saulo. Ikalabing dalawang kabanata. Na mga panahon ding iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ipinapatay niya si Santiago ang kapatid ni Juan sa pamamagitan ng tabak. At nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pagkadakip kay Pedro, siya'y ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tiga-apat na kawal. Ang balak ni Herodes ay ihirap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, ang iglesia na may taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro. Nang gabing iyon, natutulog si Pedro sa pagitan ng dalawang kawal. Gapos siya ng dalawang tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Balak ni Herodes na ihirap siya sa bayang kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbihis ka't magsuot ng sandalias, sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Sumunod nga si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Noon natauhan si Pedro, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa ibig ng mga Hudyong mangyari sa akin. Nang mapag-isip-isip niya ito, nagtungo siya sa bahay ni Mariang ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Marami nagkakatipon doon at nananalangin. Nang si Pedro'y kumatok sa pinto, lumapit ang isang utusang dalaga na ang pangalay Roda upang tingnan kung sino iyon. Nakilala niya agad ang tinig ni Pedro at sa laki ng tuwa ay hindi na nagawang buksan ang pinto. Sa halip, tumakbo siyang papasok at sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. Nahihibang ka ba? Sabi nila. Ngunit iginiit niyang naroroon nga si Pedro. Kaya't sinabi nila, baka naman anghel niya yun. Samantala, patuloy na kumakatok si Pedro. Nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Sila ay sinenyasan niyang tumahimik. Pagkatapos, isinalaysay niya kung paano siya inilabas ng Panginoon sa bilangguan. Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid, sabi pa niya. Pagkatapos, umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro. At hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinahanap ni Herodes si Pedro at nang hindi matagpuan ay ipinasiyasat ang mga bantay at pinapatay. Pagkatapos, umalis si Herodes sa Judea, pumunta sa Cesarea at nanatili roon. Matagal nang galit si Herodes sa mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. Napagkasunduan ang mga taga-Tiro at taga-Sidon na lumapit sa kanya upang makipagkasundo, sapagkat sa lupain ng hari nang gagaling ang ikinabubuhay ng kanilang bayan. Nakiusap sila kay Blasto, ang mayordomo ng hari, upang sila'y samahan. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono at nagtalumpati. Sumigaw ang bayan, isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao! At noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos, at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Samantala, lumalaganap naman ang salita ng Diyos at dumadami ang mananampalataya. Nang matapos nina Bernabe at Saulo ang kanilang tungkulin sa Jerusalem,
bumalik silang kasama si Juan na tinatawag ding Marcos. Ikalabing tatlong kabanata. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding Negro, Lucio na taga Sirene, Manaen na kababata ni Herodes, at Saulo. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinalakad na. Kaya nga, bilang mga sugo ng Espiritu Santo, sina Bernabe at Saulo ay nagpunta sa Seleucia at buhat do'y sumakay sila sa barkong papunta sa Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Katulong nila si Juan sa kanilang gawain. Nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Paphos. Natagpuan nila roon ang isang salamangkerong Hudyo na nagkukumaring propeta. Bar Jesus ang kanyang pangalan. Kaibigan siya ni Gobernador Sergio Paulo, isang lalaking matalino. Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo sapagkat ibig niyang marinig ang salita ng Diyos. Ngunit sinalungat sila ng salamangkerong si Elimas, ito ang pangalan ni Bar Jesus sa wikang Griego, upang huwag sumampalataya ang gobernador. Napuspos ng Espiritu Santo si Saulo, na tinatawag na ring Pablo, tinitigan niya si Elimas at pinagsabihan, "Ikaw, anak ka ng Diablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti, puno ka ng pandaraya at kasamaan. Bakit ba lagi mong pinipilipit ang katotohanan tungkol sa Panginoon? Ngayon, parurusahan ka niya. Mabubulag ka sa loob ng kaunting panahon." Noon di naramdaman ni Elimas na parang tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata. At siya'y naghanap ng taong aakay sa kanya. Sumampalataya ang gobernador nang makita ang nangyari. At humanga siya sa mga turo tungkol sa Panginoon. Mula sa Paphos, naglayag sina Pablo hanggang sa Perga sa Pamphylia, humiwalay naman sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila hanggang Antioquia sa Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos basahin ang ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, "Mga kapatid, kung mayroong kayong ituturo sa mga tao, maaari kayong magsalita." Kaya tumayo si Pablo at pinatahimik silang lahat. "Mga Israelita, at kayong lahat na may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang pumili sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa habang naninirahan pa sila sa lupain ng Ehipto. At sila'y inilabas niya doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Sa loob ng 40 taon, sila'y pinagtiisan niya sa ilang. Nilipol niya ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan at ibinigay sa mga Israelita ang lupain ng mga yon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang sa panahon ng propetang si Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaking mula sa lipi ni Benjamin, si Saul na anak ni Sis. Naghari si Saul sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, "Si David na anak ni Jesse, ang lalaking kinalulugdan ko. Siya'y isang lalaking handang sumunod sa lahat ng iniuutos ko. Saan ka ng lalaking ito nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel? Bago siya dumating, nangaral si Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan at taligdan ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo. Nang matatapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, 'Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit, siya'y darating na kasunod ko.
at hindi ako karapat-dapat kahit magkalagman lamang ng kanyang sandalyas. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi nakilala ng mga taga-Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Jesus ang tagapagligtas. Hindi rin nila naunawaan ang mga pahayag ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin na nagsakatuparan ng pahayag na yon nang si Jesus ay hatulan nila ng kamatayan. Kahit na wala silang sapat na dahilan upang siya ipapatay, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya hatulan ng kamatayan. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, siya'y ibinaba nila sa krus at inilibing. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos. At sa loob ng maraming araw, siya'y nagpakita sa mga sumama sa kanya sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila ang mga saksi niya sa mga Israelita. Ngayon ay dala namin sa inyo ang magandang balita na ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno ay tinupad na sa atin na kanilang mga anak nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nakasulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak. Ngayon, ako'y naging ama mo. Tungkol naman sa kanyang muling pagkabuhay at di pagkabulok ng kanyang katawan ay sinabi ng Diyos, ipagkakaloob ko sa inyo ang mga banal at maaasahang pagpapala na ipinangako ko kay David. At sinabi rin niya sa iba pang bahagi, hindi mo ahayaang dumanas ng pagkabulok ang iyong banal. Nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno. At siya'y dumanas ng pagkabulok. Subalit si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at hindi dumanas ng pagkabulok. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Kaya't mag-ingat kayo upang hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tignan ninyo, kayong nagtatawa sa sinasabi ng Diyos. Manggigilalas kayo at mapapahamak, sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi ninyo paniniwalaan, kahit may magpahayag nito sa inyo. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayan sila ng mga tao na magsalita ulit tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga hintil na nahikayat sa relihiyong Hudaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang makinig sa salita ng Panginoon. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang napakaraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinatakwil niyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya sa mga hintil na kami mangangaral. Ganito ang iniuto sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nang marinig ng mga hintil ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinusulan ng mga Hudyo ang mga pinuno ng lungsod at ang mga babaeng may takot sa Diyos at kilala sa lipunan. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupain iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon at sila'y nagpunta sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay napuspos ng galak at ng Espiritu Santo. Kalabing apat na kabanata. Gayon din ang nangyari sa Iconio. Sina Pablo at Bernabe ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral, kaya't maraming Hudyo at Griego ang sumampalataya. Gayunman,
mailang Hudyong ayaw sumampalataya. Sinulsulan pa nila ang mga hintil at nilason ang isip ng mga ito laban sa mga mananampalataya. Nanatili roon ng matagal sina Pablo at Bernabe at buong tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon. Pinatutunayan naman ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng mga himbalang ginagawa nila. Kaya't nahati ang mga tao sa lungsod. May pumapanig sa mga Hudyo, may pumapanig naman sa mga apostol. Napagkasunduan ng mga hintil, ng mga Hudyo at ng kanilang mga pinuno na hamakin at pagbabatuhin ang mga apostol. Subalit nang malaman iyon ang dalawa, sila'y tumakas papuntang Listra at Derbe, mga lungsod ng Likaonya at sa mga karatig na lupain. At doon sila nangaral ng magandang balita. Sa Listra ay may isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo na mula pa sa pagkapanganak. Siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalataya na siya'y mapapagaling, tinitigan niya ang lumpo at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." Lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad. Nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang likaw niya, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at si Pablo na may Hermes, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa bungad ng lungsod ang templo ni Zeus, at nang mabalitaan ng pari ni Zeus ang nangyari, nagdala siya ng mga torong may kwintas na bulaklak sa pintuan ng lungsod upang ialay sa mga apostol bilang handog niya at ang bayan. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin yan! Mga tao rin kaming tulad ninyo! Ipinapangaral namin sa inyo ang magandang balita upang taligdan ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na yan at manumbalik kayo sa buhay na Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroroon. Sa mga panahong nakalipas, hinayaan niyang gawin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang maibigan. Gayunman, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala niyo siya sa pamamagitan ng kabutiang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuno ng kagalakan ang inyong mga puso." Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin silang pigilin ng mga tao na sila'y alayan ng mga handog. Ngunit may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga taga-Listra laban kay Pablo, kaya siya'y pinagbabato nila. Pagkatapos, siya ay kinaladkad nila sa labas ng bayan, sa pag-aakalang siya'y patay na. Subalit nang dumating ang mga alagad at palibutan siya, tumindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagpunta sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral nila Pablo at Bernabe ang magandang balita sa Derbe, at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, Iconio at Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. "Daranas muna tayo ng maraming kapighatian bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos." Turo nila sa mga alagad. Sa bawat iglesia ay humirang sila ng mga matatandang mamumuno. At matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sila sa Panfilya. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay tumuloy sila sa Atalia. Mula roon, bumalik sila sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. At kung paanong binuksan niya ang pintuan sa mga hintil upang ang mga ito'y makasampalataya rin. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. 15 kabanata. May ilang taong mula sa Hudeya na dumating sa Antioquia at nagturo sa mga kapatid. "Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas." Mahigpit itong sinalungat ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo.
Kaya't napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilang pangkapatid na taga-Antioquia upang isangguni sa mga apostol at sa pinuno na iglesia ang suliraning ito. Sinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila roon na marami ng mga hintil ang nahikayat sa pananampalataya. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga pinuno at ng buong iglesia at isinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Tumindig naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga pareseyo at kanilang sinabi, "Kailangang magpatuloy ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises." Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil, at sila naman ay sumampalataya. Ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpatotoo na sila'y tinatanggap din niyang tulad natin nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo. Iisa ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat sila'y nanalig kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Bakit ninyo iniaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayun din naman sila." Tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang isinasalaysay ni Bernabe at Pablo ang mga himalang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya. Ayon sa ipinahayag ng mga propeta, pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang akong Panginoon ay hanapin ang iba pang mga tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Ganoon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating gawing mahirap para sa mga hintil ang paglapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila at sabihang huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, at huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga, at ang aral niya ay itinuturo sa bawat bayan." Kaya't minabuti ng mga apostol, ng mga pinuno ng iglesia, at ng buong iglesia, na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Silas at si Judas na tinatawag na Barsabas, mga lalaking iginagalang ng mga kapatid. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman, "Kaming mga apostol at pinuno ng iglesia ay bumabati sa mga mananampalatayang hentil sa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dito kahit na hindi namin sila inutusan, at binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo, mga taong hindi nagkatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito. Sa patnubay ng Espiritu Santo, ipinasya naming huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga yan at mapapabuti kayo. Paalam." At pinalakad nila ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon ng mga ito ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa sulat, nagalak ang lahat dahil sa kanilang narinig.
sina Judas at Silas, na mga propeta rin, ay maraming itinuro sa mga kapatid. At ito'y nagpalakas ng kanilang loob at nagpatibay ng kanilang pananampalataya. Ang dalaway tumigil doon ng kaunting panahon. At pagkatapos, sila'y pinabalik na taglay ang pagbati ng mga kapatid para sa mga nagsugo sa kanila. Nanatili sina Pablo at Bernabas sa Antioquia. At kasama ng marami pang iba, sila'y nagturo at nangaral ang salita ng Panginoon. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, "Balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung anong kalagayan nila." Ibig ni Bernabe na isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Ngunit ayaw ni Pablo sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain kundi humiwalay sa kanila sa Panfilya. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo kaya't naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Chipre. Isinama naman ni Pablo si Silas at sila ay umalis. Matapos ipanalangin ng mga kapatid na ingatan sila ng Panginoon. Naglakbay sila sa Syria at Cilicia at pinatatag ang mga iglesia roon. Ikalabing anim na kabanata. Nagpunta rin si Pablo sa Derbe at Listra. May isang alagad doon na ang pangalan ay Timoteo, anak ng isang babaeng Hudyong mananampalataya at ng isang Griego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio kay Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo kaya tinuli niya ito alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon, sapagkat alam nilang lahat na ang kanyang ama ay Griego. Sa bawat lungsod na kanilang dalawin ay ipinapaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at ng mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang kaanib ng bawat iglesia at nadaragdagan ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia, sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, ibig nilang pumasok sa Bithynia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya dumaan sila ng Mysia at nagpunta sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. "Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan niyo kami." Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang Samotracia at kinabukasan sa Neapolis. Mula roon ay nagpunta kami sa Filipos na isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. Nang araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nangangalang Lydia na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante na nagbibili ng mamahaling telang kulay ube at sumasamba sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan ang ipinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo kung tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." At tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. Isang araw, nang kami papunta sa Puok Dalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Siya'y nakakapanghula dahil sinasaniban siya ng masamang espiritu. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito, "Ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos! Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas!" Marami ng araw na ginagawa niya iyon kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, "Iniuutos ko sa iyo sa ngalan ni Hesukristo, lumabas ka sa babaeng yan!" At noon din lumabas ang Espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Isinakdal sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito, "Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito.
nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran ng mga pinuno at pinahagupit. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Na maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili! Narito kaming lahat!" Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila ay sinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y nakakilala sa Diyos. Kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. Kaya't sinabi ng bantay ng bilangguan kay Pablo, "Iniutos po ng mga pinuno na palayain na kayo. Lumabas na kayo at humayong mapayapa." Subalit sinabi ni Pablo sa mga kawal, "Ipinahagupit nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi malang nilitis, gayong kami mamamayang Romano. At ngayon palihim nila kaming palalayain. Hindi maaari. Sila ang pumarito at magpalaya sa amin." Ipinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo. At natakot ang mga iyon nang malamang sina Pablo at Silas pala ay mamamayang Romano. Kaya't sila ay pumunta sa bilangguan at humingi ng paumanhin sa dalawa. Inilabas nila sina Pablo at Silas at pinakausapang lisanin ng lungsod. Pagkalabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia at dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, tinagubilinan nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya. Kalabimpitong kabanata. Dumaan sina Pablo at Silas sa Amphipolis at Apollonia hanggang sa sumapit sa Thessalonica. Sa lungsod na ito'y may sinagoga ang mga Hudyo. At ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon. Sa loob ng 3 linggo, tuwing araw ng pamamahinga, siya ay nakikipag-usap sa kanila mula sa kasulatan. Ipinaliwanag niya at pinatunayan na kinakailangang magtiis ang Mesiyas at muling mabuhay. Sinabi niya, "Ang Hesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo ay ang Mesiyas." Naniwala ang ilan sa kanila at nahikayat na sumama kina Pablo at Silas. Gayun din ang maraming Griyegong sumasamba sa tunay na Diyos at marami ring kababaihang kinikilala sa lungsod. Ngunit nainggit ang mga Hudyo, kaya tinipon nila ang mga palaboy sa lansangan at sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason at pilit na hinanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Nang hindi nila matagpuan ang dalawa, kinaladkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid at iniharap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw, "Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. At sila'y pinatuloy ni Jason. Nilabag nilang lahat ng mga utos ng emperador. Sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalan ay Jesus." Kaya't nagulo ang taong bayan at ang mga pinuno ng lungsod dahil sa sigawang ito. Si Jason at ang kanyang mga kasama'y pinagpiyansa ng mga pinuno bago pinalaya. Nang gabing iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas mabuting kausapin ang mga Hudyo roon kaysa sa mga taga-Tesalonica. Willing-willing silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya.
sumampalataya ang maraming Hudyo doon. Gayun din ang mga Griego, mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Subalit nang mabalitaan ng mga Hudyo sa Tesalonica na ipinapangaral din ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos, sila'y nagpunta roon at sinulsulan ang taong bayan upang gumawa ng gulo. Kaya't si Pablo'y dali-daling pinaalis ng mga kapatid at pinapunta sa tabing dagat. Ngunit naiwan sina Silas at Timoteo. Ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea, taglay ang bilin ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa kanya sa lalong madaling panahon. Habang sina Silas at Timoteo ay hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosa ng lungsod. Labis niyang ikinalungkot iyon, kaya't nakipag-usap siya sa loob ng mga sinagoga roon, sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos, at sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Nakatalo rin niya ang ilang pilosopong Epikuryo at Estoiko. Ano bang sinasabi sa atin ang nagmamarunong ngayon? Sabi ng ilan. Sabi naman ng iba. Nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos? Sinabi nila iyon sapagkat nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Siya isinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo? Bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, kaya't ibig naming malaman ang kahulugan nito. Sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat. Sa Diyos na hindi nakikilala. Ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi ninyo nakikilala ay siya kong ipinapahayag sa inyo. Siya na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip, siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hanggana. Ginawa niya yon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalaing siya ay tulad lamang ng mga larawang ginto, pilak, o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon, ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat, nang ang taong yon ay kanyang muling binuhay. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, ibig naming mapakinggan kang muli tungkol dito. At iniwan ni Pablo ang mga tao. May ilang naniwala sa kanya at nanalig sa Diyos. Kabilang dito sina Dionisio na kaanib ng kapulungang tinatawag na Areopago, isang babaeng nangangalang Damaris, at marami pang iba. Ika-18 kabanata. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagpunta sa Korinto. Natagpuan niya roon si Aquila,
isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at dahil sila'y manggagawa ng tolda na tulad niya, siya ay nakitira sa kanila at siya ay nagtrabahong kasama nila. Tuwing araw ng pamamahinga, si Pablo ay nakikipagpaliwanagan sa mga Hudyo o Griego sa sinagoga at sinisikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatunay sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya isalungatin nila at laitin, ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin yon. Mula ngayon, sa mga hintil na akong mangangaral." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ni Ticio Justo, isang hintil na may takot sa Diyos. Katabi ng sinagoga ang bahay nito. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay nananalig rin sa Panginoon. Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagbabautismo. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y nasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil nga siya roon at ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa loob ng isang taon at kalahati. Nang si Galion ay naging gobernador ng Akaya, nagsama-sama ang mga Hudyo sa pagdakip kay Pablo at pagdadala sa kanya sa hukuman. Pagdating nila doon ay sinabi nila, "Inihikayat ng taong ito ang mga mamamayan na sumamba sa Diyos sa isang parang labag sa batas." Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, "Kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya kayo na ang bahalang lumutas niyan. Ayaw kong makialam sa bagay na yan." At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Kaya si Sosthenes na tagapamahala ng sinagoga ang sinunggaban nila at binugbog sa labas ng hukuman. Hindi naman iyon pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, matagal pang nanatili si Pablo sa Korinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaahit siya ng ulo sapagkat natupad na niya ang kanyang panata. Sumakay siya sa barkong papuntang Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Pagdating sa Efeso, iniwan ni Pablo ang dalawa at siya'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nakipagpaliwanagan sa mga naroon. Hiniling nilang tumigil siya roon ng mahaba-habang panahon. Ngunit siya'y tumanggi. Sa halip, sinabi niya nang siya'y magpaalam sa kanila, "Babalik ako rito kung loloobin ng Diyos." Umalis siya sa Efeso na nakasakay sa isang barko. Pagkababa sa Cesarea, pumunta siya sa Jerusalem at bumati sa iglesia. Pagkatapos, siya'y nagtuloy sa Antioquia. Tumigil siya roon ng kaunting panahon at pagkatapos ay muling naglakbay. Pinuntahan niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad doon. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos. Siya ay taga Alejandria, mahusay magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Siya ay buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Nang marinig na mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos, siya ay isinama nila sa kanilang bahay at do'y pinaliwanagan ng mabuti tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nalalaman tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasyan niyang pumunta sa Akaya, sumulat sila sa mga kapatid doon upang malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga mananampalataya dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa kanilang pagtatalo sa harap ng madla. Sa pamamagitan ng mga kasulatan,
ay pinatunayan niyang si Jesus ang Mesiyas. Ikalabinsyam na kabanata. Habang nasa Korinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng lalawigan, hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala." "Kung gayon, saano kayo nabautismohan?" tanong niya. "Sa bautismo ni Juan," tugon naman nila. Sinabi ni Pablo, "Ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Ipinangaral niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa kasunod niya, na walang iba kundi si Jesus." Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo sa kanila at sila'y nagsalita ng kakaibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Humigit kumulang sa 12 lalaki ang nagpabautismo. Si Pablo'y pumapasok sa sinagoga sa loob ng 3 buwan at siya'y buong tapang na nagsasalita sa mga naroon. Nakikipag-usap siya at hinihikayat ang mga tao na magpasakop sa paghahari ng Diyos. Ngunit may ilan sa kanila na nagmamatigas at ayaw sumampalataya at nagsasalita pa sila ng masama laban sa daan sa harap ng kapulungan. Kaya't iniwan ni Pablo ang sinagoga kasama ang mga mananampalataya at nagpatuloy ng kanyang pangangaral araw-araw sa paaralan ni Tirano. Tumagal siya roon ng 2 taon, kaya't ang lahat ng naninirahan sa Asya, maging Hudyo o Griego, ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Gumagawa roon ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o pantapi na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling naman ang mga ito at lumalayas ang masasamang espiritong sumasanib sa kanila. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinapangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasaniban nito. Sinasabi nila, "Sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, iniuutos ko sa inyo, lumabas kayo!" Kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Eskeba, isang punong pari ng mga Hudyo. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu, "Kilala ko si Jesus! Kilala ko rin si Pablo! Ngunit sino ba kayo?" At sila'y nilundag ng lalaking sinasaniban ng masamang espiritu, tinalo silang lahat at malubhang sinaktan, ano pa't hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Nabalitaan iyon ng lahat ng naninirahan sa Efeso, maging Hudyo o Griego, kaya't sinidlan sila ng matinding takot at lalong dinakila ang pangalan ng Panginoong Jesus. Marami sa mga mananampalataya ang lumapit at nagtapat na sila ay nangkukulam. Kaya tinipon nila ang kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, patuloy na lumaganap at nagtagumpay ang kanyang salita. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, ginabayan si Pablo ng Espiritu na magpasyang maglakbay sa Macedonia at Akaya, papuntang Jerusalem. "Kailangan ko ring pumunta sa Roma pagkagaling sa Jerusalem," sabi niya. Pinauna niya sa Macedonia sina Timoteo at Erasto, 2 sa kanyang mga kamanggagawa, at siya'y tumigil sa Asia ng kaunti pang panahon. Nang panahong iyon ay nagkaroon ng isang malaking kaguluhan dahil sa daan ng Panginoon. May isang platerong nagngangalang Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanilang diyosang si Artemis, at ito'y pinagkakasitaan ng malaki. Tinipon niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga taong ganito rin ang hanap buhay. Sinabi niya, "Mga kasama, alam ninyong sa gawain ito nagmumula ang ating masaganang pamumuhay. Nakikita ninyong naririnig kung anong ginagawa ng Pablo niyan. Sinasabi niyang ang mga Diyos na ginawa ng kamay ng tao ay hindi raw Diyos at marami siyang napapaniwala. Hindi lamang dito sa Efeso, kundi sa buong Asya. Nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Ang templo ng dakilang diyosang si Artemis ay mawawala ng kabuluhan. Pati na ang dakilang diyosa na sinasamba ng Asya
at ng buong daigdig ay di na ikagalang. Pagkarinig nito, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsigawan. Dakila si Artemis ng mga taga-Epeso! Kaya't nagkagulo ang mga tao sa buong lungsod. Hinalagkad nila si Nagayo at Aristarco, mga taga-Macedonyang kasama ni Pablo sa paglalakbay, at sama-sama silang sumugod sa tanghalan. Ibig sana ni Pablo humarap sa madla, ngunit hindi siya pinayagan ng mga kapatid. Nagpasugo rin sa kanya ang ilang pinuno ng lalawigang Asya na mga kaibigan niya, at mahigpit siyang pinakausapang huwag pumunta sa tanghalan. Magulong magulo ang kapulungan. May sumisigaw ng isang bagay at ang iba'y iba naman. Hindi alam ng karamihan kung bakit sila nagkakatipon-tipon doon. Inakala ng ilang naroon na si Alejandro ang dahilan sapagkat siya ang ibinungad ng mga Hudyo sa madla. Sumenya si Alejandro sa mga tao na tumahimik upang siya'y makapagpaliwanag. Subalit nang makilala nilang siya'y Hudyo, sabay-sabay silang sumigaw sa loob ng 2 oras. Dakila si Artemis ng mga taga-Epeso! Sa wakas, dumating ang punong bayan at pinatahimik ang mga tao. Mga taga-Epeso! Sabi niya, sino bang hindi nakakaalam na ang lungsod ng Epeso ang siyang tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis? Sinong hindi nakakaalam na ang banal na batong ito ay mula sa langit? Hindi maaaring pabulaanan ninuman ang mga bagay na ito. Kaya't huminahon kayo! Huwag kayo magpabigla-bigla! Hindi naman nagnanakaw sa templo ang mga taong dinala ninyo rito. Hindi rin nila nilalait ang ating diyosa. Kung si Demetrio at ang mga platerong kasama niya ay may reklamo laban sa kanino man, bukas ang mga hukuman at may mga hukom tayo. Doon sila magsakda. Ngunit kung may iba pa kayong habol, maaaring pag-usapan niyan sa isang pangkalahatang pagpupulong ng mga mamamayan ayon sa batas. Dahil sa nangyari ngayong araw na ito, maaaring maparatangan tayo na nanggugulo sa bayan. Walang sapat na dahilan o katwiran ang kaguluhang ito. Pagkatapos, pinauwi na ng punong bayan ang mga tao. Ikadalawampung kabanata. Nang tumigil ang gulo, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos, nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Nagpatuloy siya hanggang sa dumating siya sa Gresya at tumigil doon ng 3 buwan. Aalis na sana siya papuntang Syria, ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Hudyo laban sa kanya, kaya't ipinasya niyang sa Macedonia na uli magdaan sa kanyang pagbabalik. Sumama sa kanya ang taga-Bereyang si Sopater na anak ni Piro. Gayun din sina Aristarco at Segundo na mga taga-Tesalonica, si Gayo na taga-Derbe, si Timoteo at sina Tikiko at Trofimo na mga taga-Asia. Nauna sila at naghintay sa amin sa Troas. Kami naman ay naglayag mula sa Filipos pagkaraan ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. At dumating kami sa Troas sa 5th araw. Nanatili kami roon ng 7 araw. Nang Sabado ng gabi, kami nagkakatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalay Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog ng mahimbing. Nahulog siya mula sa 3rd palapag na kanyang kinaroroonan, kaya't patay na siya ng buhatin. Ngunit nanawag si Pablo at niyakap siya. Huwag kayong magkagulo, sabi niya. Buhay siya. Muling pumanhik si Pablo at nagpira-piraso ng tinapay. Pagkatapos, nagpatuloy siya ng pangangaral sa kanila hanggang sa mag-uumaga. Saka umalis. Ang binata naman ay buhay na inihatid sa kanyang bahay. At ito'y nagdulot sa kanila ng malaking kaaliwan. Sumakay kami sa barkong papuntang Ason. Doon kami magkikita ni Pablo ayon sa bilin niya sa amin, sapagkat sa lupa siya dadaan papunta roon. Nang magkita kami sa Ason, sumakay siya sa sinasakyan namin at sama-sama kaming pumunta sa Mitilene. Mula roon, patuloy kaming naglakbay at kinabukas ay dumating kami sa tapat ng Quio. Nang sumunod na araw, dumaan kami sa Samos
At makaraan ang isa pang araw ay dumating kami sa Mileto. Ipinasya ni Pablo ang lampasan ng Efeso upang huwag siyang maantala sa Asya, sapagkat ibig niyang nasa Jerusalem na siya sa araw ng Pentecostes. Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng iglesia sa Efeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyong piling. Mula noong unang araw na ako'y tumuntong sa Asya, naglingkod ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay, hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Maging Hudyo o Griego, ay pinapangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos, at manalig sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, sa utos ng Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito, na sa bawat bayang dinaanan ko, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapighatian. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus. Ang pagpapahayag na magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos sa tao. Nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikita muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat ipinahayag ko na sa inyo ang layunin ng Diyos. Wala akong inilihim na anuman. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat ang mga alagad na sa kanila sumunod. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuunan ko. At ngayon itinatagubinin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Hindi ko hinangad ang ginto, pilak o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak na yumakap at umalik kay Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila muling makikita. At siya'y inihatid nila sa barko. 21. Pagkatapos naming magpaalam sa kanila, kami naglakbay papuntang Kos. Kinabukasan, dumating kami sa Rodas at mula roon nagpatuloy kami sa Patara. Dinatnan namin doon ang isang barkong papuntang Phoenicia, kaya't lumipat kami. Dumaan kami sa tapat ng Chipre na natatanaw sa gawing kaliwa. Nagpatuloy kami papuntang Syria, ngunit huminto muna sa Tiro, sapagkat magbababa roon ng kargamento. Hinanap namin ang mga alagad na naroon at nakituloy kami sa kanila sa loob ng 7 araw. Sa patnubay ng Espiritu ay sinabi nila kay Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Ngunit nang dumating ang oras ng aming pag-alis,
nagpatuloy kami ng paglalakbay. Kami ay inihatid nilang lahat, kasama ang kanilang mga asawa at mga anak, hanggang sa labas ng lungsod. Pagdating sa tabing dagat, lumuhod kaming lahat at nanalangin. Pagkatapos naming magpaalam, sumakay na kami sa barko at umuwi naman sila. Mula sa Tiro, nagpatuloy kami ng paglalakbay at nakarating kami sa Ptolemaida. Nakipagkita kami sa mga kapatid at tumigil doon ng isang araw. Kinabukasan, tumuloy kami sa Cesarea sa bahay ng ebanghelistang si Felipe, isa sa pitong lalaking hinirang noong una sa Jerusalem. Siya ay may apat na anak na dalaga na pawang mga propeta. Makalipas ang ilang araw, dumating mula sa Judea ang isang propetang ang pangalay Agabo. Pinuntahan niya kami, kinuha ang pamikis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Sabi niya, "Ito ang sabi ng Espiritu Santo. Ganito gagapusin ang mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamikis na ito at siya'y ibibigay sa kamay ng mga hintil." Pagkarinig nito, kami naman at ang mga taga-roon ay nakiusap kay Pablo na huwag na siyang pumunta sa Jerusalem. Ngunit sumagot si Pablo, "Bakit kayo nananangis? Pinapahirapan ninyo ang loob ko. Handa ako hindi lamang pagapos kundi kahit mamatay sa Jerusalem kung kailangan. Alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus." Tumigil na kami nang hindi namin siya mapigil. Nasabi na lamang namin, "Masunod ang kalooban ng Panginoon." Makalipas ang ilang araw, gumayak kami at umalis papuntang Jerusalem. Sumama sa amin ang ilan sa mga alagad na taga Cesarea at dinala nila kami sa bahay ni Minaso na taga Chipre at doon kami nakituloy. Siya'y matagal nang mananampalataya. Pagdating sa Jerusalem, malugod kaming tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan, kami ni na Pablo ay nakipagkita kay Santiago. Naroon din ang mga pinuno ng iglesia. Binati ni Pablo ang mga naroon at isa-isa niyang isinalaysay ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Nang marinig nila ito, sila'y nagpuri sa Diyos at kanilang sinabi kay Pablo, "Alam mo kapatid, may ilang libo na ang Hudyong nananalig kay Jesus at silang lahat ay mahigpit sa pagtupad ng kautusan. May nakapagbalita sa kanila na itinuturo mo sa lahat ng Hudyong naninirahan sa mga bansang hentil na talikdan na ang kautusan ni Moises. At sinasabi mo raw na huwag na nilang tuliin ang kanilang mga anak, nisundin ang kaugalian ng mga Hudyo. Ano ngayon ang nararapat natin gawin? Tsak na mababalitaan nilang dumating ka. Ganito ang gawin mo. Mayroon ditong apat na lalaking may panata. Isama mo sila at tuparin ninyo ang paglilinis ayon sa kautusan. Ikaw ang bahala sa mga gastos at nang sa gayon ay mapapaahita na nila ang kanilang ulo. Sa ganitong paraay, malalaman ng lahat na hindi totoo ang balita tungkol sa iyo, kundi sumusunod ka sa kautusan ni Moises. Tungkol naman sa mga mananampalatayang hentil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiapid." Kinabukasan, isinama nga ni Pablo ang mga lalaki at isinagawa nila ang paglilinis. Pagkatapos, siya'y pumasok sa templo at ipinagbigay alam kung kailan matatapos ang takdang panahon ng paglilinis upang maialay ang handog para sa bawat isa sa kanila. Nang matatapos na ang takdang pitong araw, si Pablo'y nakita sa templo ng ilang Hudyong taga-Asya. Sinunggaban nila si Pablo at sumigaw, "Mga kababayan, tulungan niyo kami! Ang taong ito ang nagtuturo sa lahat laban sa bansang Israel, laban sa kautusan ni Moises at laban sa templo saan man siya makarating. Nagsama pa siya ng mga Griego sa loob ng templo. Nilapastangan niya ang banal na lugar na ito." Ganoon ang sinabi nila sapagkat nakita nilang kasama ni Pablo sa lungsod si Trophimo na taga Efeso. Inakala nilang isinama siya ni Pablo sa loob ng templo. Nagulo ang buong lungsod at dumagsa ang mga taong bayan. Sinunggaban nila si Pablo at kinaladkad palabas sa templo at biglang sinara ang pintuan. Balak nilang patayin si Pablo. Ngunit nabalitaan ng pinuno ng mga sundalo na nagkakagulo sa buong Jerusalem. Kaya't nagsama agad siya ng mga opisyal at mga kawal. At dali-dali nagtungo sa kinaroroonan ng mga tao. Pagkakita sa kanila, itinigil ng mga tao ang pagbugbog kay Pablo.
lumapit ang pinuno. Dinakip si Pablo at ipinagapos ng dalawang tanikala. Sino ang taong ito? Tanong niya. Ano ang kanyang ginawa? Iba-iba ang isinisigaw ng mga tao. At dahil sa gulo ay hindi maliwanagan ng pinuno ang nangyari. Kaya't ipinadala niya si Pablo sa himpilan. Pagdating nila sa hagdanan, si Pablo ay binuhat na ng mga kawal sapagkat naging marahas ang mga tao na sumusunod sa kanila at sumisigaw. Patayin siya! Nang ipapasok na si Pablo sa himpilan, nakiusap siya sa pinuno. Maaari ko ba kayong makausap? Marunong ka ng Griego? Tanong ng pinuno. Kung gayon, hindi ikaw ang Ehipsyong kailan lamang ay nanguna sa paghihimagsik at namundok na kasama ng 4,000 lalaki? Sumagot si Pablo. Ako po'y isang Hudyo, tubo sa Tarso ng Cilicia at mamamayan ng kilalang lungsod na iyon. Ipinapakiusap ko sa inyo na ako'y payagan ninyong makapagsalita sa mga tao. Pinayagan naman siya ng pinuno, kaya tumayo si Pablo sa baitang at sumenya sa mga tao. At nang sila'y tumahimik, nagsalita si Pablo sa wikang Hebreo. Ika-22 kabanata. Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa aking sarili. Nang siya'y marinig nilang nagsasalita sa wikang Hebreo, lalo silang tumahimik. Nagpatuloy si Pablo. Ako'y isang Hudyong ipinanganak sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel, at buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na naririto ngayon. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko sila at ipinabilanggo, maging lalaki o maging babae. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo at ang buong kapulungan ng mga pinuno ng bayan ang makapagpapatotoo tungkol dito. Binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. Kaya't pumunta ako roon upang dakpin ang mga kaalim ng daang ito at dalhin sila dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Napasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsalita sa akin. Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Ako'y sumagot. Sino po kayo, Panginoon? Ako'y si Jesus na taga Nazaret, tugon ng tinig. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. Ano po ang gagawin ko, Panginoon? Tanong ko. At tumugon siya uli. Tumayo ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng itinakda na dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa matinding liwanag na iyon. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papunta sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y may takot sa Diyos. Sumusunod sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako. Tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka ng muli." At noon din nakakita akong muli at tumingin ako sa kanya. At sinabi niya sa akin, "Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang kilig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumayo ka, magpabautismo ka at tumawag ka sa kanyang pangalan at lilinis ka sa iyong mga kasalanan." Nagbalik ako rito sa Jerusalem. At habang ako'y nananalangin sa templo, nagkaroon ako ng isang pangitain. Nakita ko ang Panginoon na nagsasalita sa akin. "Madali ka! Lisanin mo agad ang Jerusalem sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito ang iyong patotoo tungkol sa akin." "Panginoon," sabi ko naman, "alam na alam nilang isa-isa kong pinuntahan ang mga sinagoga
upang ipabilanggo at ipahagupit ang mga nananalig sa iyo. At nang patayin si Esteban na iyong saksi, ako ay naroon at sumang-ayon pa sa ginawa nila. Ako pa nga ang nagbantay sa mga damit ng mga pumatay sa kanya. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, "Humayo ka, sapagkat susuguin kita sa malayo, sa mga hintil." Hanggang sa mga sandaling iyon, ang mga tao ay nakikinig kay Pablo. Ngunit pagkarinig sa huli niyang sinabi, sila ay nagsigawan, "Patayin ang taong yan! Hindi siya dapat mabuhay!" Patuloy sila sa pagsisigawan, pagsasabi ng alikabok sa hangin, at paghahagis ng kanilang mga balabal. Kaya't iniutos ng pinuno ng mga sundalo na dalhin si Pablo sa himpilan at hagupitin upang malaman kung bakit ganoon na lamang ang sigawan ng mga Hudyo laban sa kanya. Ngunit nang siya'y magapos na nila ng panaling balat, sinabi ni Pablo sa kapitang naroon, "Ipinapahintulot ba ng batas na hagupitin ang isang mamamayang Romano kahit wala pang hatol ng hukuman?" Nang marinig ito ng kapitan, pumunta siya sa pinuno at sinabi, "Paano ito? Mamamayang Romano pala ang taong yon." Kaya't lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya'y tinanong, "Ikaw nga ba'y Romano?" "Oo," sagot niya. Sinabi ng pinuno, "Malaki ang nagugol ko para maging mamamayang Romano." "Ngunit ako'y isinilang na mamamayang Romano," sabi naman ni Pablo. Dali-daling lumayo ang mga magsisiyasat sa kanya. Natakot din ang pinuno ng mga sundalo sapagkat ipinagapos niya si Pablo. Gayong ito pala ay isang Romano. Ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't kinabukasan, ipinatawag niya sa isang pulong ang mga punong pari at ang buong Sanhedrin. Pinakalagan naman niya si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Ika-23 kabanata. Tumingin si Pablo sa kanila at sinabi, "Mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budhi sa harap ng Diyos hanggang sa araw na ito." Pagkarinig nito'y iniutos ng pinakapunong pari na si Ananias sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo na sampalin ito sa bibig. Sinabi ni Pablo, "Hahampasin ka ng Diyos. Ikaw na mapagkunwari. Nakaluklok ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan. Ngunit labag sa kautusan ay ipasampal mo ko." Sinabi ng mga nakatayo roon, "Nilalapastangan mo ang pinakapunong pari ng Diyos." Sumagot si Pablo, "Mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong pari. Sapagkat nasusulat nga, 'Huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan.'" Nalaman ni Pablo na dooy may mga Saduceo at Pariseo. Kaya't sinabi niya ng malakas sa Sanhedrin, "Mga kapatid, ako'y Pariseo at anak ng mga Pariseo. At dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, kaya ako'y nililitis ngayon." Nang masabi ito ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang paniwala ng mga Saduceo ay hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilan sa mga tagapagturo ng kautusan na kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol, "Wala kaming makitang pagkakasala sa taong ito. Anong malay natin? Baka nga kinausap siya ng isang espiritu o isang anghel." Naging mainitan na ang kanilang pagtatalo at natakot ang pinuno ng mga sundalo na baka bugbugin nila si Pablo. Pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok na muli sa himpilan. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gagawin mo sa Roma." Kinaumagahan, nagpulong ang mga Hudyo at nagsumpa ang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Mahigit na 40 lalaki ang nanumpa ng ganoon. Pumunta sila sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bayan at sinabi nila, "Kami ay buong taimtim na nanumpang hindi kakain, ni iinom, hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Kaya hilingin niyo at ng Sanhedrin sa pinuno ng mga sundalo na ipanaw uli rito si Pablo."
idahilan yung sisiya sa atin yung mabuti ang kanyang kaso. At sa daan pa lamang ay papatay na namin siya. Ang balak na ito'y nalaman ng pamangkin ni Pablo na anak ng kanyang kapatid na babae. Kaya't sinabi niya ito kay Pablo. Tinawag naman ni Pablo ang isa sa mga kapitan at sinabi, "Samahan nga po ninyo ang binatilong ito sa inyong pinuno, sapagkat meron siyang gustong sabihin." Sinamahan nga ng kapitan ang binatilyo sa pinuno ng mga sundalo. Sinabi niya, "Tinawag po ako ng bilanggong si Pablo at pinasasamahan sa inyong binatilyong ito, sapagkat may sasabihin daw siya sa inyo." Hinawakan ng pinuno sa kamay ang binatilyo, dinala sa isang tabi at tinanong, "Ano ba ang sasabihin mo sa akin?" Sumagot siya, "Pinagkasunduan po ng mga Hudyo na hilingin sa inyong iharap si Pablo sa Sanhedrin bukas at kunwari sisiya sa ating mabuti. Ngunit huwag po kayong maniniwala. Tatambangan po siya ng mahigit na 40 tao na nanumpang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Handang-handa na po sila ngayon at pasya na lamang ninyo ang hinihintay." "Huwag mong sasabihin kanino mang ipinaalam mo ito sa akin." Sabi ng pinuno ng mga sundalo at pinauwinan niya ang binatilyo. Ang pinuno ay tumawag ng dalawang kapitan at sinabi sa mga ito, "Maganda kayo ng 200 kawal. Pasamahan ang 70 kabayuhan at 200 maninibat upang magtungo sa Cesarea ngayong 9:00 ng gabi. Maganda rin kayo ng mga kabayong sasakyan ni Pablo at ihatid niyo siya kay Gobernador Felix. Ingatan niyo siyang mabuti." At lumiham siya ng ganito, "Sa kagalang-galang na Gobernador Felix mula kay Claudio Lysias, kumusta ka? Ang lalaking ito'y hinuli ng mga Hudyo at papatayin na sana. Nalalaman kong siya'y isang mamamayang Romano, kaya't nagsama ako ng mga kawal at iniligtas siya. Sa hangad kong malaman kung ano ang sakdal laban sa kanya, pinaharap ko siya sa Sanhedrin. Nalaman kong ang paratang sa kanya'y tungkol sa ilang usaping may kinalaman sa kanilang kautusan, at hindi sapat na dahilan upang siya'y ipapatay o ipabilanggo. Nalaman ko rin siya'y pinagtatangka ang patayin ng mga Hudyo, kaya't agad ko siyang ipinadala sa inyo. Sinabi ko sa mga nagsasakdal na sa inyo sila magharap ng sumbong laban sa kanya." Sinunod nga ng mga kawal ang utos sa kanila. Kinagabi ay kinuha nila si Pablo at dinala sa Antipatris. Kinabukasan, nagbalik na sa himpilan ang mga kawal. Ngunit nagpatuloy ng paglalakbay ang mga kabayuhan upang ingatan si Pablo. Pagdating sa Cesarea, iniharap nila si Pablo sa gobernador at ibinigay ang sulat na dala nila. Pagkabasa sa sulat, tinanong ng gobernador si Pablo kung taga saan siya. At nang malamang siya ay taga Cilicia, kanyang sinabi, "Iringgin ko ang kaso mo pagdating ng mga nagsasakdal sa iyo." At pinabantayan niya si Pablo sa palasyo ni Herodes. 24 na kabanata. Makalipas ang 5 araw, dumating sa Cesarea ang pinakapunong pari na si Ananias, kasama ang ilang pinuno ng bayan at isang abogado na ang pangalay Tertulo. Iniharap nila sa gobernador ang kanilang sakdal laban kay Pablo. At nang maiharap si Pablo sa kanila, sinimula ni Tertulo ang pagsasakdal. Sinabi niya, "Kagalang-galang na Gobernador Felix, utang namin sa inyong matalinong pamumuno ang kapayapaang matagal na naming tinatamasa. Gayon din ang mga pagbabago para sa ikauunlad ng aming bansa. Ito'y kinikilala naming utang na loob at lubos namin kayong pinasasalamatan saan man at magpakailanman. Ngunit upang kayo ay huwag nang labis na maabala, mangyari lamang na kami pakinggan ninyong sandali. Natuklasan namin ang taong ito'y nanggugulo. Isa siyang pasimuno ng sekta ng mga Nazareno at ginugulo niya ang mga Hudyo saan man siya makarating. Pati ang templo namin ay tinangka niyang lapastanganin, kaya hinuli namin siya. Sa pagsisiyasat ninyo sa kanya, malalaman ninyo ang lahat ng sumbong namin laban sa kanya." Pinatotohanan naman ng mga Hudyong naroroon ang lahat ng sinabi ni Tertulo. Si Pablo ay sinenyasan ng gobernador upang magsalita, kaya't sinabi niya, "Kagalang-galang na gobernador,
Nalalaman kong kayo'y matagal ang hukom sa bansang ito. Kaya't ikinagagala kong ipagtanggol ang aking sarili sa harap ninyo. Wala pang 12 araw mula nang ako'y dumating sa Jerusalem upang sumamba. Matitiyak nyo yan kung kayo'y magsisiyasat. Minsan man, ay hindi nila ako nakitang nakikipagtalo kanino man sa loob ng templo o gumagawa ng gulo sa sinagoga o sa alinumang dako ng lungsod. Wala silang maiaharap na katibayan sa kanilang mga paratang laban sa akin. Inaamin kong ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na sinasabi nilang maling pananampalataya. Subalit, naniniwala rin ako sa lahat ng nasusulat sa kautusan at sa mga aklat ng mga propeta. Tulad nila, sumasampalataya din akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid at hindi matuwid. Kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. Ilang taon akong nawala sa Jerusalem at nagbalik ako upang maghatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog sa Diyos. Natapos ko ng tuparin ang paglilinis ayon sa kautusan at nag-aalay ako ng aking handog nang datna nila ako sa templo na di kasama ng karamihan at wala namang gulo. May mga Hudyong galing sa Asya na naroroon. Sila sana ang naparito upang magharap ng sakdal kung sila'y may nakitang anumang dapat iparatang laban sa akin. O kaya naman, magsabi ang mga taong naririto kung ano ang pagkakasalang nagawa ko nang ako'y iharap sa Sanhedrin. Liban lamang marahil sa isinigaw kong ito sa harap nila. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis sa harapan ninyo ngayon. Si Felix ay may sapat na kaalaman tungkol sa daan, kaya't ipinagpaliban muna niya ang paglilitis. Sinabi niya, "Hahatulan ko ang iyong kaso pagdating ni Lysias." Pagkatapos, iniutos niya sa kapitan na pabantayan si Pablo. Subalit huwag ihigpitan kundi hayaang dalawin at tulungan ng kanyang mga kaibigan. Makaraan ng ilang araw, dumating si Felix kasama ang asawa niyang si Drusilla na isang Hudyo. Ipinatawag niya si Pablo at pinakinggan ang sinasabi nito tungkol sa pananalig kay Kristo Jesus. Ngunit nang magpatuloy si Pablo ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili at sa darating na paghuhukom, natakot si Felix. Kaya't sinabi niya, "Makakalis ka na. Ipapatawag kita uli kapag may panahon na ako." Malimit niyang ipatawag at kausapin si Pablo sa pag-asang susuhulan siya nito. Makaraan ng 2 taon, si Felix ay napalitan ni Porcio Festo. Sa hangad ni Felix na bigyan lugod ang mga Hudyo, si Pablo ay hinayaan niya sa bilangguan. 25 Kabanata. Dumating si Festo sa lalawigang pangangasiwaan niya. At pagkaraan ng 3 araw, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Cesarea. Lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang mga pinuno ng mga Hudyo at idinulog ang sakdal laban kay Pablo. Hiniling nila sa gobernador na ipadala si Pablo sa Jerusalem sapagkat may balak silang tambangan siya at patayin. Sumagot si Festo, "Si Pablo'y nakabilanggo sa Cesarea at babalik ako roon sa madaling panahon. Pasamahin na niyo sa akin ang inyong mga pinuno at sila ang magsakdal laban sa taong ito kung siya'y talagang may kasalanan." Nagpalipas pa si Festo ng 8 o 10 araw sa Jerusalem saka bumalik sa Cesarea. Kinabukasan, umupo siya sa hukuman at nag-utos na iharap sa kanya si Pablo. Pagdating ni Pablo, pinaligiran siya ng mga Hudyong galing sa Jerusalem. Nagharap sila ng maraming mabibigat na paratang laban sa kanya. Ngunit hindi nila napatunayan ang mga iyon. Sinabi ni Pablo bilang pagtatanggol sa sarili, "Wala akong ginawang labag sa kautusan ng mga Hudyo ni laban sa templo o sa emperador." Nais ni Festong pagbigyan ng mga Hudyo. Kaya tinanong niya si Pablo, "Ibig mo bang pumunta sa Jerusalem upang doon kita litisin?" Sumagot si Pablo, "Naririto ako sa harap ng hukuman ng emperador. Dito ako dapat litisin. Wala akong nagawang pagkakasala sa mga Hudyo at yan nalalaman ninyo. Kung ako ay lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dapat parusahan ng kamatayan, wala akong tutol. Ngunit kung walang katotohanan ang mga paratang nila sa akin, hindi ako dapat ibigay sa kanila. Dudulog ako sa emperador." Sumangguni si Festo sa kanyang mga tagapayo. At pagkatapos ay sinabi,
yamang gusto mong dumulog sa emperador. Sa emperador ka pumunta! Makalipas ang ilang araw, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, isinalaysay ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Sabi niya, nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo at hiningin parusahan siya. Sinagot ko silang hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasa sakdal nang hindi muna niya nakakaharap ang mga nagsasakdal sa kanya para makapagtanggol sa sarili laban sa mga paratang sa kanya. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko siya sa hukuman. Nang tumayo ang mga nagsasakdal, siya'y hindi nila pinaratangan ng anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipaparatang nila. Ang tangi nilang pinagtatalunan ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang tao na ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung anong gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko si Pablo kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol siya at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang kaso. Dahil dito, pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Sinabi ni Agripa kay Festo, ibig kong mapakinggan ang taong iyan. Mapapakinggan mo siya bukas. Tugon naman ni Festo. Kinabukasan, dumating sina Agripa at Berenice kasama ang matataas na punong kawal at ang mga tanyag na tao sa lungsod. Pumasok sila sa bulwagan ng hukuman at iniutos ni Festo na si Pablo iharap sa kanila. Sinabi ni Festo, Haring Agripa at lahat ng naririto. Narito po ang lalaking isinakdal sa akin ng mga Hudyo rito at sa Jerusalem. Ipinagsisigawan nilang hindi siya dapat mabuhay. Ngunit sa pagsisiyasat ko'y wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan. Yamang ibig niyang dumulog sa emperador, ipinasya kong ipadala si roon. Subalit wala akong tiyak na maisulat sa emperador tungkol sa taong ito. Kaya iniharap ko siya sa inyo, lalong-lalo na sa iyo, Haring Agripa, upang may maisulat ako pagkatapos na siya'y masiyasat natin. Inaakala kong hindi dapat ipadala sa emperador ang isang bilanggo nang hindi inilalahad ng mga sakdal laban sa kanya. 26 na kabanata. Sinabi ni Agripa kay Pablo, maaari ka nang magsalita. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Nagbigay galang si Pablo at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. Haring Agripa, itinuturing ko pong isang malaking kapalaran na marinig ninyo ang pagtatanggol ko sa aking sarili laban sa mga sumbong ng mga Hudyo. Sapagkat lubos ninyong nababatid ang mga kaugalian at pagtatalo ng mga Hudyo. Kaya tinihiling ko pong pagtyagaan ninyo kung pakinggan. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula pa sa pagkabata sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila na makapagpapatotoo kung kanilang iibigin na namuhay ako bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo. At ngayon nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangako ring yan ang inaasahan ng aming 12 lipi, kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabit araw. At dahil sa pag-asa ring ito, Haring Agripa, ako'y isinakdal ng mga Hudyo. Bakit hindi mapaniwalaan ng mga naririto na maaaring buhaying muli ng Diyos ang mga patay? Akala ko rin noong una'y dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. At ganoon nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo patay sa kapangyarihang kaloob sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo. At nang sila'y hatulan ng kamatayan, isa ako sa mga humatol. Pinupuntahan ko ang bawat sinagoga
at sino man sa kanilang abutang koroon ay pinaparusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng puot ko'y pinag-uusig ko sila kahit sa mga lunsod sa ibang bansa. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari. Nang katanghali ang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sa araw. Nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig kong isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Ebreo, "Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Ikaw na rin ang masasaktan sa ginagawa mong yan. Para kang sumisipa sa tulis." At itinanong ko, "Sino po kayo, Panginoon?" At kanyang sinabi, "Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Tumindig ka. Nagpakita ako sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpapatotoo ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga tao at sa mga hintil na pupuntahan mo sa ngalan ko. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata. Ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga taong pinili ng Diyos." Dahil dito, Haring Agripa, hindi maaaring hindi ko sundin ang pangitaing mula sa langit. Nangaral ako, una sa Damasco, saka sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisi at lumapit sa Diyos, at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil dito'y hinuli ako ng mga Hudyo habang ako'y nasa templo, at ibig nila akong patayin. Ngunit, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kaya't ngayon, nakatayo ako rito at nagpapatotoo tungkol sa Kanya sa lahat ng tao. Ano man ang katayuan nila sa buhay, wala akong itinuturo kundi ang mga sinabi ng mga propeta at ni Moises na ang Kristo ay kailangan magdusa at siya ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga hintil. Habang nagsasalita pa si Pablo, malakas na sinabi ni Festo, "Nababaliw ka na, Pablo! Sa kaaral mo'y nasira na ang iyong ulo!" Ngunit sumagot si Pablo, "Hindi ako nababaliw kagalang-galang na Festo. Malinaw ang isip ko at ang sinasabi ko'y pawang katotohanan. Naririto ang Haring Agripa. Malakas ang loob kong magsalita sa harap niya sapagkat alam niya ang lahat ng ito. Tiyak na walang nalilingid sa kanya sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Haring Agripa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala kayo." Sinabi ni Agripa kay Pablo, "Sa loob ng ganitong kekling panahon, ay ibig mo yata akong maging Kristiyano?" Sumagot si Pablo, "Maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin sana ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko, maliban sa mga tanika lang ito." Tumindig ang hari, ang gobernador, si Berenice at lahat ng kasama nila. Lumabas sila at nag-usap-usap. "Ang taong ito'y walang ginawang anumang dapat hatulan ng kamatayan o pagkabilanggo." At sinabi pa ni Agripa kay Festo, "Kung hindi na lamang hiniling na itulog ang kanyang kaso sa emperador, maaari na sana siyang palayain." Ika-27 kabanata. Nang mapagpasyahang maglalakbay kami papuntang Italia, si Pablo at ang ilan pang bilanggo ay ipinailalim sa pamamahala ni Julio, isang kapitan ng hukbong Romano na tinatawag na mga sundalo ng emperador. Sumakay kami sa isang barkong galing sa Adramisio papunta sa lalawigan ng Asia at naglakbay kami kasama sa Aristarco na taga Tesalonica ang nakatira sa Macedonia. Kinabukasan, dumaong kami sa Sidon. Naging magaan ang loob ni Julio kay Pablo. Pinahintulutan niya itong makadalaw sa kanyang mga kaibigan upang matulungan siya sa kanyang mga pangangailangan.
Mula roon ay naglakbay kaming muli. At dahil sa pasalungat ang hangin, kami na may bay sa gawing silangan ng Chipre upang kumubli. Dumaan kami sa tapat ng Cilicia at Panfilia. At kami dumating sa Myra, isang lungsod ng Lycia. Ang kapitan ng mga sundalo ay nakakita roon ng isang barkong buhat sa Alejandria papuntang Italia. At inilipat niya kami roon. Mabagal ang aming paglalakbay. Tumagal ito ng maraming araw at nahirapan kami bago nakarating sa tapat ng Sinido. Buhat dito ay hindi namin matahak ang kalawakan ng dagat sapagkat pasalungat kami sa hangin. Kaya't nagpunta kami sa silangan ng Kreta na kubli sa hangin. Nagdaan kami sa tapat ng Salmon. Matyaga kaming namaybay sa tabi hanggang sa marating namin ang pook na tinatawag na Mabuting Daungan na malapit sa bayan ng Lasea. Mahabang panahon na kaming naglalakbay. Mapanganib na ang magpatuloy dahil nakaraan na ang araw ng pag-aayuno. Kaya't pinagpayuhan sila ni Pablo. Mga Ginoo, sabi niya, sa tingin ko'y mapanganib na ang maglakbay mula ngayon at maaring mapinsala ang kargamento at ang barko at manganib pati ang buhay natin. Ngunit higit na pinahalagahan ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari at kapitan ng barko kaysa sa payo ni Pablo. Dahil hindi mabuting tigilan ang daungang iyon kung panahon ng taglamig, minabuti ng nakararaming magpapatuloy na sila sa kanilang paglalakbay sa pag-asang makakarating sila sa Finise. Ito isang daungan sa Kreta at nakaharap sa Hilagang Kanluran at Timog Kanluran. Umihip ng marahan ang hangin buhat sa timog, kaya't inakala nilang maaari na silang umalis. Isinampa nila ang angkla at sila'y namaybay sa Kreta. Ngunit di nagtagal, bumugso mula sa pulo ang isang malakas na hanging mula sa Hilagang Silangan. Hinampas nito ang barko at dahil hindi kami makasalungat, nagpatangay na lamang kami sa hangin na makakubli kami sa isang maliit na pulo na tinatawag na kauda. Naisampa namin ang bangka, ngunit nahirapan kami bago nagawa iyon. Nang maisampa ito, tinalian nila ng malalaking lubid ang barko. Ngunit natakot silang sumadsad sa buhanginan ng sirte, kaya't ibinaba nila ang layag at kami nagpaanod na lamang. Patuloy na lumakas ang bagyo, kaya't kinabukas ay sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. At nang sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. Matagal naming dinakita ang araw at ang mga bituin, at di humuhupa ang napakalakas na bagyo. Kaya't nawalan na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita. Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganito. Ito ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang, mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos. Ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, "Huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Sapagkat nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Lamang, mapapadpad tayo sa isang pulo." Pagkalipas ng 2 linggo sa gitna ng dagat, napadpad kami sa dagat Mediteraneo. Nang maghahating gabi na, napuna ng mga marinero na nalalapit na kami sa Pampang. Sinukat nila ang tubig at nakitang may 40 metro ang lalim nito. At pagsulong pa nila ng bahagya ay muli nilang sinukat at nakitang may 30 metro na lamang. Sa takot na sumadsad kami sa batuhan, inihulog nila ang 4 na angkla sa hulihan ng barko at ipinanalangin mag-umaga na sana. Tinangka ng mga marinero na tumakas mula sa barko, kaya't ibinaba nila sa tubig ang bangka at kunwari maghuhulog ng angkla sa unahan. Ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, "Kapag hindi nanatili sa barko ang mga taong yan, hindi kayo makakaligtas." Kaya't nilagot na mga kawal ang lubid ng bangka at hinayaan itong mahulog. Na mag-uumaga na, silang lahat ay hinimok ni Pablong kumain. 14 na araw na ngayon kayo hindi kumakain dahil sa pagkabalisa at paghihintay. Kumain na kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo'y makaligtas. Hindi maaano ang sino man sa inyo.
At pagkasabi nito, kumuha siya ng tinapay at sa harapan ng lahat ay nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso ang tinapay at kumain. Lumakas ang loob ng lahat at sila'y kumain din. Kaming lahat ay 276 na katao. Nang mabusog sila, itinapon nila sa dagat ang kargang trigo upang gumaan ang barko. Nang mag-umaga na, nakatanaw sila ng lupa, ngunit hindi nila alam kung anong lugar iyon. Napansin nila ang isang dalampasigan at binalak nilang igawi doon ang barko kung maaari. Kaya't nilagot nila ang tali ng mga angkla at iniwanan na ito sa dagat. Kinalagdin nila ang tali ng malalaking sagwan at itinaas ang layag sa unahan upang ang barko'y itulak ng hangin papunta sa dalampasigan. Ngunit nasadsad ang barko sa dakong mababaw. Bumaon ang unahan ng barko kaya't hindi makaalis. Samantala, ang hulihan naman ay nawasak dahil sa kahampas ng malalakas na alon. Binalak ng mga kawal na patayin ang mga bilanggo upang walang makalangoy at makatakas. Subalit ibig ng kapitan ng mga kawal na iligtas si Pablo, kaya pinagbawalan nito ang mga kawal. Sa halip, pinatalon niya sa tubig ang lahat ng marunong lumangoy upang makarating sa pangpang. Ang iba inutusan niyang sumunod na nakahawak sa mga tabla o piraso ng barko. At kaming lahat ay nakarating sa dalampasigan. Ika-28 kabanata. Nang ligtas na kami, nalaman naming ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakaganda ng pakita sa amin ng mga taga-roon. Sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo na may namulot ng kahoy at inilagay ang mga iyon sa siga. Lumabas ang isang ulupong nang mainitan sa apoy at pumulupot sa kamay ni Pablo. Nang makita ng mga taga-roon ang ulupong na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, "Siguro yung mamamatay tao yan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit di naman itutulot ng langit na siya'y mabuhay pa." Subalit ipinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Hinihintay nilang mamaga si Pablo o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng akala. "Siya'y isang Diyos," sabi nila. Ang pinuno sa pulong iyon ay isang nangangalang Publio at malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at disinterya. Kaya't ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang mga taga-roon na may karamdaman din at sila'y pinagaling din ni Pablo. Binigyan nila kami ng maraming regalo at nang paalis na kami, binigyan pa nila kami ng lahat ng kailangan sa paglalakbay. 3 buwan ang nagdaan bago kami nakaalis doon. Sakay ng isang barkong nagpalipas din ng taglamig sa pulo. Ang barkong ito na mula sa Alejandria ay may pangalang Kambal na Diyos. Dumaon kami sa Siracusa at tumigil doon ng 3 araw. Nagpatuloy kami ng paglalakbay at dumating sa Regio. Kinabukas ay umihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Putioli sa loob ng 2 araw. May natagpuan kami roong mga kapatid at inanyayahan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula ro'y ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay papuntang Roma. Nabalitaan ng mga kapatid sa Roma ang tungkol sa amin, kaya pumaroon sila sa Foro de Appio at sa 3 tabernas upang kami salubungin. Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan, kasama ang isang kawal na magbabantay sa kanya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Na magtipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, kahit na ako'y walang ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na, sapagkat wala naman akong ginawang dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa Emperador. Gayunman,
wala akong sakdal laban sa aking mga kababayan. Nakagapos ako ng kadenang ito dahil kay Jesus na siyang pag-asa ng Israel. Yan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Wala kaming natatanggap na sulat buhat sa Hudeya tungkol sa iyo. Sagot nila. At sa kababayan man nating naparito ay walang nagbabalita o nagsasalita ng anuman laban sa iyo. Gayunman, ibig naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo sapagkat alam naming kahit sa ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito. Kaya't nagtakda sila ng isang araw. At maraming pumunta sa tinitirhan ni Pablo pagdating ng araw na iyon. Maghapon siya nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng mga sinulat ng mga propeta, sinikap niyang papaniwalain sila kay Jesus. May naniwala at may hindi sa kanyang sinabi. Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis matapos sabihin ni Pablo ang ganitong pangungusap. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Pumaroon ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makinig mang kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Sapagkat ayaw nilang makakita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, makaunawa ang kanilang mga isip at magbalik loob sa akin at pagagalingin ko sila, sabi ng Panginoon. Sinabi ni Pablo, sinasabi ko sa inyo, ipinahayag na sa mga hintil ang kaligtasang ito na mula sa Diyos at diringgin nila ito. Humigit kumulang sa 2 taon na si Pablo'y nanirahan sa Roma sa bahay na kanyang inuupahan at tinatanggap niya ang lahat na pumupunta sa kanya. Siya'y buong tapang at malayang nangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo.